Hello everyone and good day. Okay, so ngayon ay akin lang i-emphasize yung database na pinapanood ko sa inyo last time dun sa video sa YouTube. So yung database is very important since most application, especially yung mga system talaga sa isang company is may database. Yung mga walang database na application, yun lang yung mga nagko-compute like calculator, mga clock, even yung mga ganong application, yung iba meron na ring database, for record keeping. Okay, so kagaya nitong aking ginawang system dati, so ito ay may database and yung mismong mga data sa loob nito is nakastore sa isang lugar. Hindi naman nakastore ito dito sa mismong application, kundi may database siya. Kagaya na lang din ng mga user nito. Halimbawa yung admin. So ito ay hindi basta-bastang naka-code na kapag admin na nakalagay ay bubukas. So bubukas ito kasi kinode ko na hanapin sa database na kung ano yung kagayang user, yun ang magbubukas. So ang database nito is naka-access database siya. And kung may kita natin dito sa user account, so meron tayong admin. So kapag nilagay ko diyan ay admin, bubukas 'yan since nandito siya sa database, or jomer, gagana din 'yan. Okay. So gamitin natin yung admin since 'yun yung pinakang default dito sa system na ito. Okay. So ayan, admin. So once pinindot ko yung login, lalabas kasi naka-code na hanapin sa database yung account na admin. Since merong account na admin, so magiging successful yung pag-open ng system. Now, sa dashboard, so naka-code din na hanapin sa database kung ilan yung total students record. Kaya nakalagay dito ay 3. Hanapin din kung ilan yung total graduates record. So nakalagay ay 2 since ito yung na-retrieve sa database. Sa total TOR released, so naka-code doon na hanapin. So nakalagay dito is 1. And also yung ibang data dito like pie graph, itong simple count ng mga courses, and then yung bar graph, students graph for course. Okay, so this is a bar graph, this is a pie graph, and marami pa tayong pwedeng gawin, line graph, and yun ay kinoconnect sa database. Another example na meron tayong database dito, so kagaya nitong students information, wait lang natin, nagli-loading. Ayan. So dito sa page ng students, or form ng student, so meron ditong data. Ito yung mga information and ito ay naka-base dito sa kung ano yung naka-select dito sa ating table. Okay, so naka-select siya kay Jomer Lunar. That's why lahat ng lalabas na data dito ay kay Jomer Lunar. Kapag clinic natin kaya mga Wang Yunis, so lalabas yung kanyang mga data na ating in-input before. Kapag kay Ronsel dyan, so lalabas din yung mga data. Iba-iba yan. So lalabas yung data. Okay, and lahat ito, hindi ito naka-code dito sa application kasi wala namang tayong itatype sa Visual Basic na mga Lunar. Wala. So yan ay, ang gagawin lang natin is mag-code lang tayo para mailagay yung lahat ng information na to doon sa Access Database. Ayan. So again, yung database na ating gagamitin para sa tutorial na to ay Access Database. Pero hindi nangangahulugan na Access Database lang yung pwedeng gamitin. Pwede rin gumamit ng SQLite. So maraming iba't ibang klase ng database. May SQL. Okay, so depende rin yan sa kung ano yung mas prefer natin. But since ito yung aking ginamit nung ako ay college, MS Access Database, so ito rin yung pinakamadali. Ang downside lang ng MS Access, ito ay medyo matakaw sa data.
Okay, every time na tayo mag-i-store ng panibagong data, every time na madadagdagan yung ating data, ay dumadagdag yung data or mabilis dumagdag yung mga KB, ano, hanggang sa maging MB or gig. Okay, so yun yung downside. Ang positive side lang dito is madaling gumawa ng database. Okay, another example is kagaya dun sa ating fundamentals in database system. So, mayroong mga relationship din to. Kagaya nito, pag pinili ko ay yung aking name. So, kapag ni-next ko, is ang lalabas naman is yung kanyang mga subject na pang akin lang talaga. Hindi lalabas yung mga subject ng ibang student. Ano? So, yun ay matututunan nyo rin later. Last one, gusto ko lang puntahan din itong sa subject. Ano? So, para ipakita ko lang sa inyo yung kung paano nag-work ang isang database. So, kagaya nito, ayan, nililipat ko yung mga nakaselect dito. And, nakikita nyo dito, nagbabago din yung details. So, lahat ito na subject na to is, yun ay nakasave din sa ating database. Ano? Lumalabas lang dyan sa ating system. Pero, nandito siya sa ating subjects. Ayan. So, kapag inopen ko yan, may kita nyo, nandyan yung kanyang mga column, ano, ID, subject, or subject code, subject name, credit. Okay? So, may kita nyo dyan yung data. Ano, yan ay naka-save lahat dyan. And, nandito siya sa ating system. Ano, since, dinedetect niya, yun. Okay. So, what if nag-add tayo ng panibagong subject? So, let me just add a code. So, kapag tayo ay nag-add dyan ng code na may katulad na, halimbawa, itong AE 15, try natin. AE 15. Tapos, halimbawa, yung title is kahit ano, credit ay, halimbawa, 3. Pag sinave ko yan, error ang lalabas dyan. Kasi kinode ko na dapat magkakaiba yung ating primary key. Yung primary key is yung unique identity or unique key ng isang entity. Ano? So, itong ating subject na event-driven programming is connected dun sa ating fundamentals of database system. Kasi yun naman talaga yung purpose nun. Ano? Para tayo ay makagawa ng isang system na may database. Yung ating isang subject at itong subject na ito. Ayan, sila ay connected. Okay, so i-cancel natin. So mag-add tayo ng isang unique na code, ano, para hindi tayo magkaroon ng error. Halimbawa, ML10 or ML515. Ano? So ito ay for example lang. And then title is, halimbawa, ang title ay mobile, yan, nagkakamali lagi ng type, Mobile Legends. Okay, so yung Mobile Legends and then credit, halimbawa 3, ano, so pag sinave natin yan, yan ay mapupunta na dito, ayan, stable na. Okay, and nandyan na yan, permanent, unless i-delete. Okay, so i-check natin if nandito na siya. ML, nandito ba yan? Hanapin natin. Okay, so mahirap hanapin kasi marami na siya. Let's try hanapin sa letter M. Okay, ito. ML. So I hope nakikita nyo. Ano? Isi-select ko. Ayan, ML515 or Mobile Legends. So, credit 3. Ano? Yan yung naging information niya. So, nagkaroon siya ng unique ID. This is auto-generated. And, meron siyang unique subject code din. Ano? These two are unique. Ano? Yung 182 and 515. ML515. Siya lang yung meron nito. Ano? So, okay. So, nung sinave natin siya dito, napunta siya dito sa access. So, why kailangan mapunta sa access? Kasi kung hindi natin siya isi-save, ano, kapag close natin itong application, so, mawawala siya permanently or naging temporary lang siya dito. So,
since sinave na natin, ano, kapag inopen ulit natin ito, yung ating system, ayan, kapag inopen natin yan, hintayin lang natin saglit. Let's open it. Ayan, log in. Punta tayo sa subjects. Okay, ayan. So, nandun yung ating recent na sinave na subject. Mobile Legends. Ano? Kasi, naka-database. So, yun yung importance ng database. Yung data is merong base. Yung data ay merong, kumbaga merong lugar, ano, na pinagsisavean. And yung lugar na yon, ano, tinatagalog ko na explanation para mas maunawaan. Yung lugar na yon ay yung ating Microsoft Access, itong access file na ito. Ano? So okay, save changes muna natin. So yung file na yon is ito. Ayan, kung makikita niyo sa screen, ito yon, tordb.mdb. Yan yung file na yon. And itong ating application na to, doon siya nagsisave, ano? Even though meron tayong sariling code, doon siya nagsisave. Ano? So, halimbawa, ito yung ating application, tor.txt. Ito yung pinahang program. Ito yung my code. And yung data naman is nandito. Ano, yung information. So, yun yung kahalagahan. Ano? So, mahalaga na nagkaroon ako ng introduction para sa inyo, para mas ma-appreciate, maunawaan nyo yung ibig sabihin ko doon sa database. So, that's all for this video. Ano? And, puputulin ko muna dito para yung upload is mabilis. Ano? And para ma-download nyo rin ng mas maikli. So, ayan. So, wait sa next video.